Magandang hapon mga kalapatids. Minsan lagi kong naririnig o nababasa sa mga posts nyo, tinatanong kung legit ba yung ring. Minsan napapaisip din ako kung ano yung ibig sabihin ng legit yung ring. Ibig bang sabihin na totoo yung ring? Meron bang peke na ring? Or siguro ang ibig niya sabihin, pagka nakasuksok sa ibon, pati yung ibon legal. Pero mahabang proseso para malaman natin kung ano yung history ng ring na yun. Siguro bigyan ko muna kayo ng idea yung mga klase ng ring. Meron tayong tinatawag na ring na personal ring. Yung personal ring, madalas nakalagay doon yung pangalan o nickname ng tao. Pwede rin nating ilagay yung area o address ng tao. Pwede rin lagyan ng cellphone number. Usually, ginagamit to sa mga stockbird. Pero sa akin, ginagamit ko din sa flyer ko. Pero pagdating ng bago mag-start yung race, tinatanggal ko na to. Kasi may mga club na bawal maglaro ng ibon na may personal ring. Then, second is yung tinatawag natin commercial ring. Yung commercial ring, ito yung mga ring na binibenta sa murang halaga para magkaroon. By the way, ano nga ba yung purpose ng ring? Ang purpose lang ng ring ay para magkaroon ng identification yung kalapati nyo. Lalo na yung commercial ring at yung club ring. Kasi hindi natin pwedeng picturean yung kalapate at sabihin, eto si 001, eto si 002. Ang pinakamadaling proseso ay lagyan natin ng ring, may serial number yan, yun yung pinaka-ID ng ibon nyo. So yun yung purpose ng ring. Minsan, nawawala na tayo sa purpose ng ring. Yung ring na gagamitin nyo, ang daming sobrang nakalagay. Nilalagyan nyo pa ng logo ng kung ano, logo ng club. O logo ng kung anong bagay. So siguro, it's para sa purpose of contentment na maganda yung ring. Pero dapat huwag tayong malalayo. Minsan sa dami nung nilalagay nyo, hindi na mabasa yung cellphone number nyo, hindi na mabasa yung pangalan nyo. Or hindi na mabasa yung pangalan ng club. Or hindi na rin makita yung serial number. So, ang main purpose ng ring, dapat merong year, dapat merong letters or either club name or sa mga commercial, PIL, Taiwan, Belts, ganun. Then, serial number. Dapat yung serial number as kasinlaki sana ng ring, halos kasinlaki ng ring. Huwag natin i-sacrifice yung mga dapat makita sa mga gusto nyong ilagay. So, balik tayo sa commercial ring. Yung commercial ring, ito yung mga ring na available without purpose. Kumbaga sa ano, ang purpose lang niya is for identification. Then, susunod yung club ring. Yung club ring, kaya tinawag na club ring. Kasi nire-release yan ng club. Yung club, magde-designate ng value ng ring. So, for example, sa MFC, apat na ring, certain color, ang ilalagay, ang presyo is 1,200. Apat na ring yun. Meron ding 2,000, apat na ring. Merong 6,000, apat na ring. Bakit nagkakaiba-iba yung presyo? Magkakaiba rin yung points na makukuha nyo out of those rings. So, nagkakaroon ng kategori. So, tandaan natin, tatlong klase yung ring. Personal. Personal para malaman ng mga tao kung kanino yung ibon. Second is commercial ring. Identification. And then third is club ring. Yung club ring, yun yung nire-release ng club.
Ang tanong, pwede bang yung club ring maging commercial? Pwede. Yung club ring hindi naubos, pwedeng ibenta yan para ma-cover up yung expenses sa ring. So, madalas, nakahuli kayo ng naka-club ring. Tuwan-tuwa kayo kasi naka-club ring. Ang hindi nyo alam, binenta lang pala yan ng 10 pesos isa. So, nasa na doon yung tinatawag na legit. Mahabang proseso, kahit sa kalapate, tatawagin nyo na legal yung kalapate, mahabang proseso. Okay, totoo yung ring, pero nahuli pala yung patay na sinuksok sa ibang kalapate. Malalaman nyo pa ba yun? Hindi. Naka-club ring, ay, ang ganda nito. Ang ganda nung ibon. Malalaman ba natin kung legal or legit na tinatawag nyo? Hindi pa rin. Baka yung club ring na sinuksok doon, spare o sobra, or hindi na ginamit yung ring. So, mahabang-mahabang proseso, siguro pinaka-basic pa rin talaga. Alamin natin yung kukunan natin ng ibon. Kung magtitiwala tayo sa kanya, pagtiwalaan natin kung ano yung sinasabi niya. So, bigyan ko kayo ng sample. Ito, personal ring ko. Yung personal ring ko, ang nakalagay lang dito, pangalan ko at cellphone number ko. Sometimes, nilalagyan ko ng Montalban Rizal. So, ito yung commercial ring. Ang nakalagay naman dito is pill. Tapos year, may logo ng kalapate, pero malaki pa rin yung number o series number niya. Ito naman ay club ring ng MMFC. Kung makikita nyo, oblong type. Meron siyang hole para sa chips. Kasi ang gamit na klaki ng MMFC, yung mga player na iba ay sensor clocking. So, etong ring na to ay club ring. So, siguro, maging educated tayo regarding ring. Ang purpose lang ito ay para magkaroon ng identification yung ibon nyo. Hindi ito contest na pagandahan ng ring. At hindi rin to proof na ang isang kalapate ay maganda. Kasi may mga club na pwedeng gumamit ng commercial ring para i-release nila. Kasi kinapos ng ring, kukuha ng club ring yan, may series, gagamitin yan. Nahuli mo ngayon, ay club ring, ay commercial ring yan to, benta ko. Or binili mo, nag-doubt ka pa sa tao kasi sinabi, nilaro yan. Nilaro ng young bird. Nag-doubt ka pa sa tao, yun pala, gumamit sila ng commercial ring para gamitin young bird. So, maraming proseso para malaman natin kung itinatawag yung legit o hindi. Pero siguro, eh, naka-safe natin, kilalanan natin yung taong pagkukunan natin ng ibon. That's not matter kung ano yung ring na suksok niya.